paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, nagtagumpay ang arbularyong si Tandang Simon na mapaalis ang masamang nilalang na sumanib sa katawan ni Julia. Gabi, sa bahay ni na Caridad, may nagaganap na namang kakaiba sa kanyang anak. At muli na naman siyang nabigla sa ginawa nito. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Elemento. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mando! Mando! Madali ka! Ang anak natin! Mando! Caridad, bakit? Anong nangyari? Si Julia! Ang anak natin! Tumalo sa bintala at tumakbo papalayo! Ano? Madali ka! Hanapin natin siya! Hanapin natin! Baka mapahamak ang ating anak! Magpakasaya tayo, mga kasama.
dahil sa nalalapit na pagdating ng ating panauhin. Malapit na! Malapit na! Tay! 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 Mami, bakit? Dumaan mo si Mang Manto at Aling Caridad. Ha? Bakit daw? Nasaan na sila? Bakit hindi mo pinatuloy? Eh, nagmamadali ho eh. Eh, saan sila pupunta? Kasi hinahanap nila si Julia. Si Julia? Opo. Bakit daw? Akala kasi nila, dito nagpunta yung kaibigan ko. Umalis daw ho kanina sa bahay nila eh. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Ano? Itay, kailangan kong umalis. Anak, bakit? Tutulungan ko si Namang Mando. Hahanapin ko yung kaibigan ko. Pero ame. Patawarin niyo ako, itay, pero hindi ko na talaga kaya tiisin ng kaibigan ko. Eh, lakas ng ulan, baka... Diyan na ho kayo, tay. Teka, ame, hoy! Ame, bumalik ka rito! Ame! Naku, hindi na ako pinakinggan. Ang tigas talaga ng ulo ng bata ito. Pero naunawaan ko siya. At sana hindi mapahamak ang anak ko. Diyos ko, protektahan mo po sila. Pero kailangan ko rin siyang sundan. Baka ang anak ko naman ang mawala. Ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Nararamdaman ko na malapit na siya. Sige, huwag kang hihinti mo. Lumapit ka pa sa lugar na dapat mong patunguhan. Nalilito na siya. Salamat at dumating ka. Ano? At... May pakila na pera. Julia! Julia! Hindi. Kailangan ko umilas. Hindi ako dapat matigwang. Hindi. Pukunin kita. Akin ka na. Akin ka na. Ayos ko! Nandun pa si Julia! Anak! Julia! Anak! Anak po! Julia! Mang Mando! Madali kayo! Buhatin natin siya! Tulungan natin ang kaibigan ko! Dito! Dito natin siya iligas sa sumpa. Nandako. Mando! Si Tanda Simon! Kailangan malaman niya nangyari kay Julia. Ako na ho! Ako na ho tatawag sa kanya, Aling Caridad. Pupunta po ako sa bahay nila. Oh, sige, sige. Bilisan mo lang sana. Oo, sige ho. Maiwan ko na kayo. Caridad, ilipat natin siya sa kanyang higaan. Oo. Para mas maging bahay sa pagkakahiga niya. Sige! Pagtulungan natin buhatin ang anak ko. Oo, sige, tayo na. Sama po ako, Lolo. Pero apo. Gusto mo makita yung kalagayan ni Julia. Gusto ko rin pumabantayan kayo. Eh, apo. Pakiusap po, Lolo. Sama niyo na po ako. Isama na po natin siya, Lolo. Sige, sige, tayo na. At magmadali na tayo. Oo. Bago maging huling lahat. Thank you.
At tumigil na rin ng malakas na ulan. Ano na kaya nangyayari sa kaibigan ko? Huwag kang mag-alala. Kinagamot na siya ni Lolo. Sinabi ko na kasi sa kanya eh. Anong sinabi? Rita, alam ko. Pinaglalaruan ng masamang espiritu ang kaibigan ko. At alam ko, ang espiritong yun naninirahan sa burol. Ami? Rita, natatakot ako para sa kaibigan ko. Baka magkatotoo ang sinabi ni Lolo mo na baka tuluyan na siya makuha ng mga maligno. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Labis akong nag-alala sa iyo kagabi. Hinanap kita, pero hindi kita natagpuan. Pasensya na ho kayo, itay. Nag-alala lang talaga ako sa kaibigan ko eh. Nauunawaan kita. Salamat ho. Kumusta nga pala si Julia? Hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho nagkakamalay. Ha? Itay, di ba ho sabi ninyo, may mga kwento na kayo narinig tuko sa hiwaga sa burol? Oo. Oh. Kung ganun, sa mga kwento, ano ang mga nangyari sa mga taong sinaniba ng mga masasamang espiritu sa lugar na yun? Ayon sa kwento, karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik pa. Ha? Tuluyan na silang nawala. Itay! Ami, sana huwag mangyari yun sa kaibigan mo. Sana'y makabalik pa siya sa daigdig na ito. At makawala siya sa kamay ng malignong nagpapahirap sa kanya. Ano bang klaseng malignong nagpapahirap sa kaibigan ko? Kakaibang uri. Makapangyarihan. Ang malignong may maliit na katawan. At napakalaking ulo. At maraming mata. Na kung tawagin, tambakulkol. Ha? Tambakulkol? Oo. Tambakulkol. Sa lahat ng mga maligno, ang tambakulkol ang nakatatakot sa lahat. Siya ang pinakamapanganib. At siya rin ang sinasabing tunay na nagmula sa impyerno. Isang kampon at sugo ng diablo. Nakita niyo na ho ang sinasabi ninyong tambakulkol? Oo. Nang minsan ginabi ako ng uwi, napadaan ako sa burol na yon. Maliwanag ang buwan noon, may narinig akong nagkakasiyahan. At nang lapitan ko, nakita ko, nagdiriwang sila kasama ng mga iba't ibang uri ng mga nilalang. At isinisigaw nila ang pangalang Tambakulkol. At napadako ang mga mata ko sa kinaroroonan niya. Ayun na. At nakita ko ang kakilakilabot ng itsura. Nakakakita kayo ng mga kakaibang nilalang? Siguro, nagkataon lang ng gabing yun. Malakas ang aking ika-anim na pandama. Kaya nakita ko ang mga nakakakilabot na nilalang sa burol. Ang hamal na albularyo. Pinipilit pa rin ang kunin ang aking panahon. Hindi ba niya alam na ang katawan ng babaeng nasa harap niya ay hindi totoo?
dahil pinalitan ko yun ang katawan ng saging. Tinadaya ko lang ang kanilang mga paningin. Mga humham. At ikaw na matanda ka. Bilang ng araw mo sa lupa. Dahil ihahatid na kita sa dapat mong kalagyan. Iahandog ko ang iyong kaluluwa sa aking Panginoon, kay Lucifer. Maghintay ka lang, tanda. Kayo! Mga wala yung silbing maligno! Bantayan ninyong aking panawin dahil may mahalaga kong gagawin. Sige, papantayan namin siya. Saan ka pupunta, kamakul ko? Kailangan ko na siyang harapin at patayin. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Ganda, Simon. Kumusta na ho? Ano na kalagayan ng anak ko? Ang anak mo, Caridad, ay wala na dito sa daigdig natin. What? Anong ibig niyo sabihin? Ang katawang nakikita mo ay hindi totoo. Ano? Gusto mong mapatunayan ang sinasabi ko? Tandang Simon! Halika, halika. Ipakikita ko sa iyo. Dito. Yan. Pagmasdan mo siyang mabuti, Caridad. Ano ang gagawin niyo? Ano yung hawak niyo? Asin. Asin na maglalantad sa pandaraya ng isang mapanlinlang na nilalang. Panoorin mo. Anong... Oh, ayan. Pagmasdan mong mabuti, Caridad. Tingnan mong inaakala mong anak mo. Ayan. Naging katawan ng saging ang katawan ng anak ko. Ayan. Hindi totoo to! Hindi totoo! Ay, ninin lang tayo nagmaligno. Oo, Mando. Dinaya niya tayo upang mapaniwala niya tayo na kapiling natin si Julia. Pero ang totoo, wala na siya sa ating daigdig. Pero gagawin natin ngayon? Paparo natin mababawi ang anak natin sa kampo ng dilim na yon? Pumasok na tayo sa loob. Hinihintay tayo ni Tanda Simon. Sasabihin daw niya sa atin kung ano mga dapat natin gawin upang mabawi natin ang ating anak sa kampo ng kadiliman. Nanganganib ang buhay ko sa pagpipilit na mailigtas si Julia. Kaya tama lang na ibilin ko kay Caridad at Mando ang kanilang mga dapat na gawin. Kung sakaling man na mawala ako. Dahil alam ko, hindi rin titigil ang maligno hanggat hindi natutupad ang kanyang sinabi. Nababalik siya para patayin ako. Iba siya sa karaniwang maligno na madaling daigin. Dahil ang malignong nakaharap ko ay ang sugo ni Satanas upang manggulot paglaruan ng mga tao dito sa lupa.
Isa rin siyang nakatatakot na demonyo. Ano? Kumusta ka na, Tambak? Tambakulkol? Sa paghaharap ng dalawa, mapahamak kaya si Tandang Simon sa kamay ng kampong ng dilim? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-apat na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Elemento sa isa na namang gabi na lagi. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Tembio. Sa musika ni Buboy Salonga, supervision teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero, isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi na lagi!